sa tuktok ng mga burol ng San Jose Tarlac, matatagpuan ang isang banal na lugar ng kapayapaan at kabanalan, ang Monasterio de Tarlac. Yan guys, so ito ngayon si Suzuki Espresso natin, tapos punta tayo ng Monasterio de Tarlac mamaya. Ayan, magbibiyahe tayo. So yan siya, kulay white yung Suzuki natin. Marami na siyang narating, nakapunta na siya ng Lubao, nakapunta na ng Pangasinan, sa Malipo, Pangasinan, sa Dagupan. Ayan, so ngayon nag-iaya yung asawa ko, punta daw somewhere, last day ng long weekend ng August. Today's Monday. Okay? Gagala tayo. As to, para matest din yung mga pagdadrive na ulit na Suzuki Espresso natin. So, samahan nyo kami. Yan guys, good morning. So, punta tayo ng Monasterio de Tarlac today. For today's road trip. Last day ng long weekend, today is Monday. Time check, 10 a.m. Sa San Miguel na po tayo. Sa tapat mismo ng Lucita. Saan yung Robinson's Lucita. Medyo traffic po. Sabagay, lagi naman traffic po dito. Sa San Miguel. Kasi maraming nagkikit-kira. Sumisingit. Motor, especially tricycle tsaka jeep pala, jeep niya. So matetest natin ulit si Suzuki Espresso ngayon kasi medyo yung daan papunta ng Monasterio de Tarlac sa San Jose, Tarlac City, alam ko matarik yung daan dun eh. So ngayon natin malalaman. Siguro pag nasa na matarik part na tayo, dapat mag-ano tayo. Anong tawag doon? Manual drive. Okay, siguro segunda. Okay, sorry, hindi ako expert na driver, kaya hindi natin malalaman. Si Suzuki Espresso po pala, pwede siyang, ayun nga, AGS siya, pwede siyang matik, pwede siyang manual drive. So, gaya na sa last kong vlog ko na panood nyo, pagka manual drive, yun nga, shift nyo siya sa manual. Tapos pagka magtataas ng gear, plus lang ng plus, hanggang makarating ng kinta. Tapos pag magbabawas po kayo, syempre dun sa minus nyo itatap yung cambio ba tawag dun? Oo, yun. Minus, minus. Plus, plus lang po tayo. Pagbigyan na natin si Kuya. Dapat sa daan bigayan, hindi agawan ng daan. Yung mga nagkukas ng accident minsan eh. Like last time ko, teacher ko si Ma'am Bea, pauwi na ng sa barrio nila. Dumaan sila ng Tarlac City. Doon sa may crossing doon na may stoplight. Nasa tamang lane siya ng kasi pupunta pagpapa left siya na daan. Kaso kinat siya ng school bus service ng sa TSU. So nabangga yung sa side ng harap niya, isang side mirror na natuklap yung bumper niya kasama nung pati yung fog light tumalsik nga eh. Kaya yun. Tapos yung kuya pang driver ng school bus ang matigas yung pagsasalita na siya daw yung tama, pero kita naman po dun sa video na napanood namin na siya yung mali. Tapos nagpunta sila ng police station. Tapos sabi na nung police daw dun, pag napanood yung CCTV dun nila malalaman kung sino yung may kasalanan talaga. Dun palang nagminor yung matandang lalaki na noong una talagang galit siya, tapos pinipilit niya siya yung tama. So ngayon pinagawa na yung sasakyan, tapos siya yung magbabayad daw. Pero alam ko mag-share rin ng parang toki si Ma'am Bea para matapos na lang yung usapan. Parang tawag nila participation fee.
yun yung mga tao siguro ang galing sa bakasyon. Mandig. Yan guys yung may papunta akong monastery ni Tarlac. Lilikot tayo ng wala, sarado sila. Hotel Sogo, yung kanto dyan. Ay naku, ikalan ka babalik niyan dito, Che? Pupunta ng monastery. Actually, may isa pandaan kung sa Kapas tayo. Next time yun ang daanan natin para makita. Kailangan kami, pasok bukas. Wala kami mapag-iwanan ni baby eh. Thank you.
pa rin dati. Kaya pag sa mga dito sa beach, maayos na. Right daw po dito guys, papuntang monastery sa Lubigan Bridge. Yan yung bridge. Yan guys, Lubigan Bridge. Dadaanan po daw papuntang monastery.
Tama mo na stereo dito. Nakakaligaw sa kanya. Kasi sir, parang naligaw kami sa Tarlac City kami dumaan. Dito ba kapas ni dulo sa taas? Saan mas maganda ang daan? Taga sa Burot kami. Burot. Burot. Lampas pa lang tayo sa San Miguel. Ah, lampas ng San Miguel. Kasi parang ginagawa yung mga daan dito. Sabi ko, pangit yan. Ito na yan sir, palabas mo ng mga dito kami dati. Alright, thank you sir. Kala ko lang ligaw na tayo. Sir, yung monasteryo dito ba? Diretso ba? Sa tuktok ng mga burol ng San Jose Tarlac, matatagpuan ang isang banal na lugar ng kapayapaan at kabanalan, ang Monasteryo de Tarlac. Ang monasteryong ito na nakatayo sa bundok ng pagkabuhay ay isang patunay na pananampalataya, debosyon at ang walang hanggang tradisyon ng pamumuhay ng mga Kristiyanong sa Kristan sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng Monasteryo de Tarlac ay nagsimula noong mga unang taon ng 2000 ng isang grupo ng mga monghe na pinamumunuan ni Ama Archie Cortez ng Servants of the Risen Christ ay naghanap ng lugar kung saan sila makapamuhay ng nakalaan sa panalangin at pagninilay. Natagpuan nila ang payapang lugar na ito na napaliligiran ng kalikasan at sinimula ng kanilang misyon na magtayo ng isang monasteryo na magiging kanlungan ng spiritualidad para sa marami. Noong 2001, isang milagrosang pangyayari ang nagbigay ng malaking kahalagaan sa monasteryo, ang Relic of the True Cross, isang piraso ng krus kung saan ipinako si Jesucristo. Ito ay dinala sa Pilipinas mula sa Germany. Ito ay nilagak sa Monasteryo de Tarlac na naging tanging lugar sa Asia na may ganitong banal na relikya. Ang pangyayaring ito ay nagdala ng libo-libong mga peregrino at depoto na naging dahilan upang ang monasteryo ay maging isang mahalagang lugar ng paglalakbay. Sa paglipas ng mga taon, lumago ang Monasteryo de Tarlac hindi lamang bilang isang reliyosong lugar, kundi bilang isang komunidad na nakatuon sa pananampalataya at pagkakawang gawa at paglilingkod sa mga tao. Ang mga Sakristan ay namumuhay ayon sa batas ni San Benito na inilaan sa kanilang buhay sa pananalangin, paggawa at pagtanggap sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang payapang kapaligiran ng monasteryo at ang presensya ng Relic of the True Cross ay nagbibigay ng kakaibang karanasang espiritual na umaakit sa mga peregrino mula sa loob at labas ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Monasteryo de Tarlac ay nananatiling isang liwanag ng pananampalataya sa puso ng Pilipinas, isang lugar kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan na nagbibigay ng aliw at inspirasyon sa lahat na naghahanap nito, maging para sa mga Sakristan, Kristiyano, pananalangin o simpleng pagninilay sa kagandahan ng tanawin ng Tarlac. Ang monasteryo ay patuloy na sumisimbolo ng pag-asa, kapayapaan at ang walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya.
So yun guys, yung pinaka-church nila dito. Ayan. Yung sa kanina yung kulay white na binidyan ko. Ano yun, parang ginagawa pa lang. Hindi pa siya tapos sa loob. Pero sa labas naka-gawa. Oh, finish na yung structure eh. Pero ito yan, yun po yung church nila sa loob. So let's go inside. Sabi the Holy Mass, please proceed to Pilgrimage Chapel at the Plaza. Yung sabi dito, this church building will soon be renovated. We are sorry for the inconvenience for the celebration of the Holy Eucharist and liturgical services. Please proceed to the Pilgrimage Chapel. Thank you. Ah, okay. Guys. Bawal may hindi sa loob. So, yun po yung church. Ganda. Punta po kayo dito. Napakaganda. Maliban sa yan, yung nature. Nasa taas po siya ng bundok. Nasa papalibutan din ng bundok. Yan, maraming dumadayo dito. Kagaya naman yung mga riders. Ito po yung Monastery de Tarlac sign information office po yan, papunta doon, office of the MDT founder, office of the board of trustees, convent of the disciples of the risen Christ. Ayan. Yun po natin. So dito po yung information office. Okay, ayan po. Ma-explore po natin kung anong pa meron doon. Hello, sabi mo. Mag-hi ka sa kanila. Hello po. Okay, we are here at Monastery. Hello po, followers, subscribers. Ayan, I'm with my daughter. Arietti. Yan guys, ito yung isa sa mga restaurant nila. So dito po tayo kumain. Order tayo ng lechong kawali. Tsaka beef papaitan. Tsaka baby luga with egg. Trap. Yummy? Si Mahot. Okay, so this is the wishing well. Yan. So pwede mag-drop ng coin dyan. Saka mag-make ng wish. Hindi ko alam kung maging totoo. Sana. Yan. No, Arietti? Ano bang bilis ko? So many coins. Hello, Arietti. Model ng mineral water. Ayaw bitawan yung bote. Wow, wow, wow. Yay, we're here na, oh. Sakto. Hindi mainit. Thank you, Lord. Hi, guys. Hindi mainit. So, ayan po. Ayan. There's my baby and my wife. And there's the view. Yan po yung view na makikita dito sa Monastery de Tarlac. Maliba sa pwede magsimba po dito. Pwede mag-unwind, mag-relax, kumain. Magnilay-nilay. Pagdasal kung anumang gusto yung pagdasal. So, pwede pa bumaba doon. Pero hindi na kami bababa doon. So kung gusto niyo pumunta dito, yan, you can explore. May napakarami po pwedeng explore. Pwede pa pong stay dun sa baba. Ayan, tingnan niyo. Ayan, pwede pa po dun. Tapos may view deck po dun. Tapos yan, kitang-kita niyo. Capas, Tarlac, City. Yan, mga bundok. Gundo, ayan. Di ba? Ganda. This is Monastery de Tarlac. Arietti,
Look, oh. Hi! Picture kayo ni Mami. Hello. Ayan, guys. Ganyan ang kaganda dito. Wow na wow! Oh, sorry. Mas kamukha siya sa Italy. Dito ba? Pwede naman. Sige. Ay! Awa, sige. Sige. Kala ko pa slide dun. Kapagod ah. Yan guys, uwian na. So sa pag-uwi dadaan tayo ng Capas Road, kung saan madadaan din yung daan papunta ng New Clark City. Mas maganda po daw yung daan dito. At ngayon nga, makita nyo naman sa video natin, mas maganda yung daan compared kanina sa saan tayo dumaan from Tarlac City to Monasterio, kung saan di ba galing tayo ng Broad. So lumusok tayo Broad, San Miguel, nakarating tayo ng may Sogo, sa Tarlac City, magle-left tayo doon, tapos tuloy-tuloy na sa makarating ng Tibag, tapos sa may Lubigan. Yun nga, medyo may mga part kasi yung daan na hindi maganda, tapos mas makitid kasi yung ibang daan doon, tapos may mga area ng daan or part ng daan kung saan ginagawa or under construction, kaya medyo maputik. Kaya better kung pupunta kayo ng San Jose sa Monasterio de Tarlac, daan po kayo sa may Capas na lang. Pwede nyo naman pong i-Google Maps. Tapos mas safe yung daan sa Capas to Monasterio compared din sa daan from Tarlac City to Monasterio. Tapos mas malapad siya. Kitang-kita nyo naman po sa video natin. Yan. So, yun lang. Medyo inabutan tayo ng ulan. And advice lang, kapag magbibiyahe tayo, lalo na yung Suzuki Espresso natin, maliit lang siya na car. So, huwag masyadong mabilis. Okay, dahil maraming yung sharp curve dito. Tapos may mga truck pang kasabay minsan. Okay. Saka pag biglang nag-sharp curve, tapos biglang mong kurba sarado yung sasakyan mo, pwede yung ma-accident. Eh. Kaya, dahan-dahan lang po. Tapos, siyempre, enjoy nyo na lang po yung view. Dito sa video ko, hindi ko namin masyadong na-enjoy yung view pa uwi. Although maganda po siya dahil yung bundok. Ano po? Yun, hindi namin masyadong na-enjoy kasi umuulan. Pero maganda po talaga yung lugar. So, thanks for watching. And please do subscribe and hit the like button para kada may video po tayo, updated po tayo. At papapanood yung next biyahe natin gamit ang ating Suzuki Espresso. Thank you!